sa mapagpalang araw sa inyong lahat, ngayon po ay Biyernes, February 18, 2022, para po sa ating pagninilay sa unang pagbasa sa araw na ito. Sanawa po, buklatin po ninyo ang inyong mga Biblia at sabay-sabay natin basahin at pagnilayan ang ating pong pagbasa sa araw na ito. Muli sa English version, Letter of James, sa Tagalog naman, hanapin niyo po ang sulat ni Apostol Santiago o Santiago. So ngayon po ay chapter 2 verses 14 to 24 and then 26. So chapter 2 verses 14 to 26, tapos lalaktawan niyo po yung 25, ang huling bahagi na po yung 26. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa. May liligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa. At ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang pananampalataya. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Di ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Patay ang katawang hiwalay sa spirito. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat. Babalik po tayo dito sa aking munting silid para sa pagninilay next week. Ay muli kami magbabalik po sa Baguio para po sa aming planning and evaluation sa bilang paghahanda sa mga aktibidades dito po sa Quiapo, siyempre na may kinalaman sa pagdidebosyon sa Poong Nazareno. At maganda rin na tingnan nga natin na lalo na sa lahat po ng mga deboto nagdidebosyon, hindi lang sa Poong Nazareno, kundi sa iba't ibang mga santo, sa Mahal na Birhen, yung pagdidebosyon natin, na maganda, mapagnilayan natin sa paalala ni sa sulat ni Santiago, yung pananampalataya. Madali kasi pong sabihin na may pananampalataya tayo. Magdasal ka lang ng rosaryo, magnabina ka lang, parang sinasabi na natin na dahil may pananampalataya tayo. Pero totoo nga ba talaga? Ito yung nais na ituro sa atin ni Santiago, na yung pananampalataya, hindi lang ito dapat sa salita,
kundi lalo't tigit dapat itong nakikita sa gawa. Hindi yung gawa na yung magdadasal ka, na maglalakad ka palukod, dadasal ka ng lahat ng misteryo ng rosaryo, nubina, hindi po yun yung gawa, kundi yung pananampalataya natin ay nakikita dapat sa gawa. So yun yung nagmo-motivate sa atin para gumawa, hindi rin basta gawa, kundi mabuting gawain. Kasi marami po, sabi nga dito, no, maraming nagsasabing nagdidebosyon, nananampalataya, pero mali yung ginagawa, salungat sa kanilang pananampalataya. Madaling magsimba pag Linggo, no, kahit ma-perfect mo buong taon, araw-araw ko magsimba, pero ang hinihingi ay yung gawa, yung nagiging resulta. Para bang para makalipad, no, para makalipad tayo, para makarating tayo sa langit, kailangan natin ng pakpak. At ang magsisibing pakpak, yung isa ay yung pananampalataya at yung isa ay yung gawa. So kailangan pareho, kasi hindi pwedeng isa lang. Paano ka lilipad? Paano ka aangat? So kailangan natin ng dalawang pakpak. At ito yung sinasabi ni Santiago. Kailangan natin maipakita yung sinasabi nating pananalig o pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Yung gawang mabuti. So madaling sabi nga, yung very practical naman yung sinabi niya, no, na yung hindi tayo maliligtas ng ating pananampalataya lang. Hindi tayo maliligtas nito. Kundi dito rin kasi titingnan yung mga gawa natin. Hindi rin pwedeng sabihin na naawa tayo, no, sa taong nagugutom at sasabihin natin, ipagdarasan na lang kita. Hindi yun sapat. Hindi yun yung mabuti yung sinabi mo, pero meron pang mas mabuting dapat gawin. Diba? Hindi pwede yung ingatan ka nawa, mabusog ka, sana ikaw mismo, tayo mismo yung inihingan ng panlabas. No? Kasi yung pananampalataya, panloob eh. So makikita yon sa panlabas natin sa pamamagitan ng ginagawa natin. So sana po, no, isipan natin ng mabuti. Kasi sabi nga po, no, patay ang pananampalatayang hiwalay sa gawa. Minsan na, marami po ang nagagalit o kumbaga naiinis kapag sinasabi nga natin na simba tayo ng simba, debosyon tayo ng debosyon, pero suporta naman tayo ng suporta sa mga magnanakaw, sumusuporta naman tayo sa kriminal, sumusuporta naman tayo sa taong corrupt, no, sa mga taong nagiging sanhi ng paghihirap ng ating kapwa. So maganda siguro, no, pag nilayan natin. Hindi ko alam at hindi ko kilala kung sino po ang inyong sinusuportahan, at hindi ko sinasabing sila yan. Pero kitang-kita naman po natin yung talagang may ebidensya, hinatulan, no, ng guilty ng mga korte, no, ng kung saan, para masabi natin valid talaga. And yet, tayo pa mismo ang pumapayag at sangayon na sila ay tumakbo, na sila ay manungkulan ulit. So, nagiging magkasalungat talaga. No, yung pananampalataya natin na sinasabing nananalig tayo. Pero, yun nga, sumusuporta tayo sa mga sumasalungat sa turo at aral ng Poong Jesus Nazareno. Sana mismo, no, pag-isipan naman mo, hindi ito basta against lang, kundi katulad ni Santiago, dapat tayong magpaalalahanan, dapat natin tingnan yung nagiging pagkilos natin. So yung pananampalataya kailangan magtugma sa ating mga gawa, at yung gawa natin
kailangan din talagang tugma sa pananampalataya natin para nang sa ganun makarating tayo sa langit. Muli, isang magandang araw sa inyong lahat.